ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat patakot sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiira. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating pagpagbisa. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos na Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sabayanan. Ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang galing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha sa pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyon silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming siniranin ng aming lipunan. Aming ninihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyo sa magandang kinabukasan para sa bawat mga niya. Upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga manghina at walang lakas, at huwag payagang maaki ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtataga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan at iligtas mo kami sa lahat ng pangalan. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at nagbantayan ang aming sambayanan at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang na kami o tirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga kukong sa pagkato ng hindi makatarun. Naman sila ay tumatol batay sa pasigiran sa lahat ng gayang iyong silagit iyong banalang salita na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumunong ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapit sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata ng iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pataganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo aming mga pinuno sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kasama ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang mag-ibig, presong sinamahan, alam ng puso, sa dito'y buhay. Lupang hinirang, dunay ka lang magiging, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa dagat at mundo, sa simula, sa langit mo. May dinagang tula at ang sa paglayang minamahal. Ang isap ng wasaw at mo'y pagbuntaw na lahil. Ang bituin ng araw na kailan pa may magiging. Lupa ng araw na luwal na ispagsintang.
P7-1950. Carlos Cachemla. Rick Ross Radio Telephone Operator with license number 95-1P10-143-58. Ray Daniel. First class radio telephone operator with license number tulog ka inmates na nagagawa tungkol sa good conduct sa time malawas law ni surrender sa CIDG Bukidnon. Pagkasil patay sa financier sa illegal na suwetres kagahapong adlawa, padayong gilid pagahan sa kapitan, samtang personal na butang sa biktima sinawala. Asawa sa dipusil patay ng financier sa illegal suwetres ni Angkor na sugat pa niyato ng 2004 ang negosyo sa iyang pana. Governor Imano Mihangyo sa militar, rebelde o civilian na ipatigbabaw ang kalina. Headline numero 2 sa national, mga opisyal sa Bucor, uyon na ipaubos sa lifestyle tax. Walo ka kasabutan na permahan tali sa Pilipinas o sa Singapore. Inside bombing sa tindanan Sulu, Bulkanong Gikongia. Headline numero 3 sa Balitang International, patay sa pag-apak ni Hurricane Julian na may abot na sa 43. Pagyong sakay, di pataas sa kategoryang very strong sa Japan. Headline numero 4 sa Balitang Sport, sa Dinas, muulit na sa nasot, sa Minhoy. Humanwalay na dala, isap-usap na daong, di siya. 2019 FIBA World Cup. Headline number 5 sa Sony sa Maestro Ryan Teaglia pagdi pasulugan sa Ramon Magsaysay Award. Unang pagdika. Sa resulta magkasama sa Tugasig sa 55, ang winning number 35, 41, 17, 55, 23, 20. Jackpot price of 55, 32,315,086 pesos and 20 centavos. Og sa 45 magkasama, 35, 39, 37, 22, 31, 30.
Jaffa price of 645 at 23,400,895,000 in 100 pesos and 40 centavos. Alas 9, Sagarin. Oh, Santo Gracia, 4, 3, Magdama, Alas 1, 4, 9, 7. Alas 4, 7.